interpret ako, but life must go on. Mga pakialamera, mga chismosa, nung sinabi ko na I am undergoing a therapy. Hey, what's up everyone? Once again, this is George Maclean and we're back for another Good Vibes, Good Vibes. We're back for another video. Ayan, grabe, it's been a while. Hindi ko na alam kung paano mag-vlog. At wala lang, na-miss ko to. Na-miss ko yung ganito, yung nakaupo, naka-set up tayo. May camera, medyo matagal-tagal tayong nawala. At previously sa mga live ko sa TikTok, sinasabi ko na wala pa akong planong bumalik sa pag-YouTube. Alam niyo yun, mahirap talagang magsalita ng tapos kasi sobrang daming pwedeng mangyari. So, pero hindi ko rin naman sinabi na mamamaalam na ako forever sa YouTube. I think may mga sign na lately na parang namimiss ako ng YouTube at namimiss ko din ang mga taong nagmamahal sa akin. So, ngayon, nagkukwentuhan lang tayo. Actually, sabi ko, nandito ako sa... Actually, nag-stay ako. Wala akong work ngayon. It's my day off today. So, I decided to have a staycation here in Marriott in Clearwater. So, maraming salamat, Marriott, for giving me a free stay. Maraming salamat. At... ayan, pwede kinyong i-check ang Marriott. It's all over the world. So, pwede kayong mag-check-in. If gusto nyo yung discount, let me know. Okay, so marami-rami tayong pag-uusapan at pagkukwentuhan ngayong araw na to. Pero, syempre, sabi ko, medyo hindi na ako sanay humarap sa camera at hindi ko alam talaga kung yung sunod-sunod ng ikukwento ko or sasabihin ko. So ngayon, nagsulat talaga ako kanina pagkagising ko para lang i-organize yung thoughts ko na ano na nga ba, anong meron, bakit nandito tayo at muling nagbabalik. Ayan. So, bakit nga ba ako, ano, like, I have this question written here, like, why I suddenly stop vlogging? Ayan. So, maraming reason na, actually, kailan ba yung last post ko sa vlog? Actually, pagkapunta ko dito sa US, nag-post pa naman ako eh. Hindi naman totally full stop na ako sa vlogging. I tried to vlog. May mga vlog ako sa Chicago, yung nag-tour ako doon, yung nakilala ko si Dominic, you know, I tried. Pero may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na parang we need a little break. Kasi, I mean, doon sa video ko previously na nilabas, nung sinabi ko na I am undergoing a therapy, so... tuloy-tuloy yon hanggang ngayon. Sobrang laking tulong na gawa ng therapy and maraming salamat kay Dr. Season. He is my psychiatrist. He's a Filipino but based here in United States. Just want to thank him kasi parang ano, I found a tatay. Napakabait niya and he really supported me all the way. So maraming salamat, Dr. Season. So sa mga taga-US dyan na alam niyo yun, baka kailangan niyo ng tulong. Ayan, so i-refer ko sa inyo si Dr. Season na pwede kong i-link dito ang kanyang website para alam niyo yun, he do online consultation. So he's really good. So now I'm feeling better. I still see him every month, at least once a month, and then continuous pa rin yung pag-inom ko ng gamot. So talagang dumating ako dun sa point na parang wala akong interest sa mga bagay-bagay. Like, ang dami kong inaasikaso, ang dami kong pinoproblema. Hindi ko muna kaya mag-vlog. Nagpahinga muna ako. And I think lahat naman may timing para sa tamang pagbabalik. And I think this is the right timing. Kaya sana supportahan niyo ulit ako kasi sobrang na-miss ko din kayo, mga kainang, lahat kayo dyan. So, may maganda akong balita, pero mamaya ko na ilalagay yung, mamaya ko na, yun na yung huli nating pag-uusapan, yung magandang balita. Somehow na-motivate ako mag-vlog ulit kasi nung nakita ko to, so mamaya pag-usapan natin yan. Okay, sabi ko, right now, I have two different jobs. So, nagpo-front desk ako.
Which is pangarap ko din dati mag-front desk sa Manila. Kaso, ewan ko, hindi ko na-try mag-apply sa mga hotel. Like, dati gusto kong pangarap ko mag-trabaho sa mga Shangri-La as a front desk, diba? Yung mga front desk, parang bihis na bihis, and then lagi silang nakangiti. Alam niyo yun? So, finally, ngayon, like, naging, ano ako, front desk ako sa Marriott. I've been working for them for almost 3 months now. And then, I work 5 days for Marriott. And then, I'm working my another 2 days in Tampa International Airport. So specifically, I'm working with British Airlines as passenger service agent. So, ano yun tayo? Ako yung taga-check-in ng luggage, taga-bigay ng boarding pass, taga-provide ng passenger seat. And then after we check them in, punta naman ang boarding gate kasi assist namin sila. Ganon, for me mga questions. So, lahat ng ano ko, hindi ako nagva-vlog, hindi, nag-stop ako ng matagal sa vlog, pero yung ginagawa ko, yung pinagkakabisihan ko dito, feeling ko nagva-vlog din ako, kasi pure customer service. I'm dealing with people, interacting with people, providing their needs, you know? So, masaya siya kasi, ano siya, bago siya sa akin. Like, nagtrabaho ako dati sa call center, so I think I've worked in BPO for almost 5 years. Iba yung may kausap ng mga Amerikano over the phone. Eh, right now, like, I get the chance, you know, actual chance to assist them, to talk to them. So, it really make a difference in my life for the past 3 months kasi sobrang enhanced yung communication skills ko, yung intrapersonal skills. Basta, sobrang ang dami kong natutunan and I'm really happy and grateful sa kung ano kung nasaan ako man ngayon. And ayun. So, syempre may mga good news at may mga bad news din. So, ako na lang as much as possible, siguro ano na lang, mas i-share natin yung mga good news na nangyayari kaysa sa bad news. Kasi, syempre, ayoko naman na tagal-tagal kong nawala. Tapos, babalik ako. Puro problema yung ikukwento ko. Kasi, madami rin namang nangyaring maganda. So, may mga hindi rin nangyaring maganda. May mga encounter na hindi maganda. May mga experience na not so good. But, that's we're gonna learn. So, mag-focus tayo dun sa mga magagandang bagay na nangyayari na pwedeng ipagpasaya ng iba, na pwedeng kapulutan ng motivation ng ibang tao. So, ayun, for the past how many months since I stopped vlogging, ang dami kong nakilalang tao from different states. Lalo na wala akong talagang legit na mga kaibigan dito kasi ang mga totoo ko namang kaibigan ay nasa Pilipinas talaga. You know, I'm sobrang happy ko lang na may mga Pilipino may mga Pilipino na genuinely mabait at matulungin. At may mga iba naman din Pilipino, which is I think likas naman sa ating mga Pilipino, yung mga pakailamera, mga chismosa, plastic, alam mo yon, yung normal na yun. So parang ako kahit sa Pilipinas, sanay na ako dyan, lumaki ako sa labas, lumaki ako sa event, meeting different kind of people in different events. So sanay na ako. Nakakalungkot lang minsan kasi na-meet ko yung mga tao na yon during those lowest days of my life na parang mahirap talaga mag-expect ng understanding sa mga taong mababaw lang ang pinagsamahan nyo. Pero naiintindihan ko, kasi ako, wala naman akong, alam niyo yun, masamang intention sa mga tao. Minsan nami-misinterpret ako, but life must go on. And tinatry ko na lang na maging maintindihin at mabait sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng tao. Kasi at the end of the day, life is too short. Let's choose to be kind. What I nilagay ko talaga dito yung mga gusto kong sabihin na ayan, pero bago ko makalimutan, syempre gusto kong pasalamatan yung mga tao. Ayan, gusto kong i-shoutout ang mga taga California, yung mga naging Filipino friends ko doon. Ayan sila Mikay, Catalina, sila Ferrain, sila Willard, sila Fiel. And then, gusto ko rin i-shout out yung mga nurses kong friend na napakabait at supportive. Ayan, si Kevin, si Mark, and then
si Brian. Ayan yung mga taong very supportive sa akin dyan sa California. And then, kay Tito. Ayan, kay Tito. Maraming. Kay Tito Trino, maraming salamat for, you know, acting like a father to me. You know, pag-guide sa akin dito sa US. Yung mga tamang gawin. Tamang diskarte sa buhay. He always motivates me talaga. Tito, maraming salamat. At maraming salamat sa pagpapadala ng balikbayan box sa nanay ko. Sobrang na-appreciate nila until now. May kinakain pa din sila. So, thank you so much, Tito. And of course, gusto ko lang din pasalamatan si... Ito nga, si Mikay pala, kahapon ka-video call ko. Ayan, si Mikay, si Makiela. Maraming salamat. Kahapon, sobrang stress ko. That's why I end up staying here in Marriott. Kasi gusto ko ma-relax. Sabi ko, siguro mag-vlog ako kasi nasa moment ako na parang ang dami kong i-share at ang dami kong gustong sabihin. At gusto ko ding pasalamatan ang friend namin ni Madam Ivan na si Jigs Narciso. Ayan, subscribe nyo na siya. I mean, naging magkaibigan na rin kami ni Jigs. And talagang antagal siyang pinakilala sa akin ni Madam Ivan, but we never get the chance to really hang out kasi... Ayaw ni Madam Ivan. Shoutout kay Madam Ivan. Ayan, and then, ayan kay Jigs, thank you so much for editing my new intro video. Nakita nyo ba, diba, bagong ating intro? So, bagong intro, bagong buhay, bagong content, bagong mindsetting, pero hindi mabawala yung good vibes. Tuloy-tuloy pa rin. Yung mga konting pagbabago tayo, pero eto pa rin tayo. Ang role pa rin, ang goal pa din natin is makapagpasaya, makapagpatawa, makapag-inspire, makapagpakilig, at makapag-motivate. So, excited ako sa magiging bagong journey natin. At sana, supportahan niyo ako, manood ulit kayo ng mga videos, mag-comment kayo. Kasi this time, mas masaya, mas maganda, mas malawak, mas malalim, mas... masarap. Ayun, namiss ko yung mga ganito ah. Ayan, ano pa ba? Sobrang nasasanay na ako. So, for the past year, medyo yung level of adjustment ko, I could tell na talagang continuous siya. As in, tuloy-tuloy. Ang galing, like, natutuwa ako. Like, I'm really proud of myself. May mga bagay na sabi ko, akala ko hindi ko na kayang gawin, pero kaya ko pa pala. May mga bagay na, alam yun, na hindi ko na inisip na, ay, pwede pa pala. So, kaya in-enjoy ko muna yung ganung moment. Kaya nagpahinga muna ako sa vlogging. And sobrang nakaka-miss din syempre sa Pilipinas. Syempre yung family ko, yung mga kaibigan ko. Nakaka-miss, pero sabi ko nga, mas masaya pa rin ang buhay sa Pilipinas kasi yung work style, yung lifestyle sa Pilipinas, ibang-iba dito. Pero dito kasi nagkaroon ako ng peace of mind, nagkaroon ako ng direction. Parang nag-umpisa ulit akong mangarap at na-enjoy ko yung ganito. Hindi ganun kasaya, pero okay na kasi una, may kapayapaan ako eh. Sa Pilipinas, ang daming ganap. Pero hindi ko alam kung saan ako patungo. And sana naiintindihan nyo yun. At sa mga nagtatanong anong totoong nangyari sa akin, madami mga bagay pang nangyari na unti-unti sasabihin ko din sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon. Diba? Sabi nga ng Aldab, sa tamang panahon. Ayun. So, ngayon, okay naman ako. How's my mental health? Kasi last time, ayun nga, okay nga ako. Kasi feeling ko, hindi naman ako makakapagtrabaho kung mentally down ako. So, may mga times na nalulungkot ako, pero kaya ko nang i-divert yung lungkot ko. Maraming salamat din kay Ate Mait at kay Ate Chay, yung dalawang ate na talagang lagi din ako tinututukan, binivideo call. Minomotivate kapag nadadown ako, pinaghihinaan ako ng loob. Maraming salamat, Ate Martin, Ate Cha. And yun, okay naman ako. Yung puso, okay na. Nung mga times na sobrang depressed ako, grabe no, sobrang parang longing for attention and validation talaga ako. Hindi ko to nabanggit sa isang video, pero alam mo yun, nagkaroon ako ng mga, may mga nakilala ako na sobrang mali. Alam yun, ayoko na lang i-expound pa, pero ang dami kong nakilala na feeling, na akala ko totoong pagmamahal, hindi pala, kailangan ko lang ng kasama, kailangan ko lang ng pangunawa. Akala ko love na, pero mali ako na dapat love ko, nilalove ko muna yung sarili ko. So,
hindi naman ako nagsisisi, though nasaktan ako sa mga nangyari noon. Pero ang ano kasi, I look at the brighter side talaga, mga kainang. Yung parang, hala, ang galing. Kung hindi ko naranasan yon, siguro hindi ko marirealize to. Kaya kayo dyan, yung may mga pinagdadaanan, okay lang yan. Okay lang yan na ma-in love. Okay lang kayo na minsan ma-stress. Pero huwag niyong masyadong patambayin yung stress. Dapat matuto kayong mag-let go ng mga bagay at mga tao na nagpapahirap naman sa inyo. Kasi isipin nyo, if genuinely happy kayo sa isang bagay or sa isang tao, hindi kayo dapat nahi-stress, hindi kayo dapat nahihirapan. Ang totoong pagmamahal kailanman, hindi ka dapat ilalagay sa posisyon na mas ikakapahamak mo, na mas ikakalugmok mo, diba? So, madami pang pagkakataon, madami pang tao, mag-focus tayo sa sarili natin tulad ko, di ba? Parang hindi ako nagyayabang pero gusto ko lang super i-inspire yung lahat dyan na kung akala nyo may mga bagay na hindi nyo nakaya, ang tanong, tinry nyo ba? Di ba? Kasi pwede pa pala. Walang age limit ang mga bagay-bagay, walang time frame, anytime, everyday, pwede tayo magbago, pwede nating i-improve yung sarili natin. So, nasa sa atin na yun kung paano at kailan. If not now, when? Diba? So, I'm working on it and I'm really proud to share my progress and my development mentally, ayun, so emotionally and financially, finally, di ba? So, I'm not getting any younger. Baka kaya wala pa akong jowa kasi sobrang nire-ready muna ako ni Lord sa mga obligation and responsibility. So, yun, dun tayo muna mag-focus. Ayan. At ngayon, syempre, ang pinaka-good news, yun, ano lang yun, mabilis ang recap lang sa mga nangyari. Actually, sobrang busy ko lang talaga sa trabaho. Tinry kong mag-nursing for a while, pero hindi natuloy, na put on hold. Ngayon, dalawa yung trabaho ko. Tapos, minsan tinatry kong may kumakatok. Hindi ko alam kung sa akin kumakatok. Ayan, so sorry. May kumatok na housekeeping. Ayan, so ito na yung ano lang, binilisan ko na lang kasi ayoko nang masyadong madrama. Gusto ko lang happy yung unang, yung comeback video natin. Ako okay naman ako, makikita nyo nakangiti. Siyempre, minsan nalulungkot, which is normal. And like what I've said earlier, marunong na ako mag-divert kapag nalulungkot ako. And mega shoutout sa lahat ng family ko na nanonood dyan, sa lahat ng mga kainang, sa lahat ng mga kaibigan ko, mga pa-vlogger man or hindi, sa lahat ng minahal ko, lahat na nanonood ng video na to, kung sino ka man, hello at sana nakangiti ka ngayon kasi sobrang ilang years ko ding pinaghirapan bago ko na-achieve ang moment na to. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang to natanggap. And then, ang daming naging issue, ang daming naging struggle, ang daming kong na-meet na tao, ang daming stress, pagod, at saya. Pero finally, I'm just so happy kasi kahapon stress na stress ako. And then, nakita ko sa pinto, may box na kulay itim. And dati pangarap ko lang to yung mag-unbox ng ganito. And finally, it's gonna happen. Thanks God. Thank you sa mga kainang, sa lahat ng mga tao na niwala at nag-subscribe from the day one pa lang na nag-start ako mag-YouTube channel. Finally, today, I got my silver plate bottle! Oh my God! So, it was delivered on my address here. And then, it was delivered 2 days ago. UPS ground, tracking number, blah, 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 blah. Okay. So, hindi ko siya... Dati pangarap ko to, inggit na inggit ako kasi lahat ng YouTuber ito yung pinapangarap pa na alam niyo makapag 100 man lang makapag kasi 'di ba first recognition ito yung pinaka una silver. So parang dati nawala na ako ng chance at gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga taong nakakolab ko, lahat ng mga taong natumulong sa akin, lahat ng mga vloggers na nag-guest sa akin, nagpa-guest sa channel ko. Hindi ko na kayo iisa-isahin sa lahat ng mga naging part ng YouTube ko. Alam niyo na kung sino kayo. Sa lahat ng mga nanonood, nag-share at nagtiwala, maraming salamat. Yung tagumpay na to ay para sa ating lahat kasi hindi ko naman to ma-achieve nang walang suporta ninyo. Ayan, so buksan na natin. Wala akong gunting, so
gagamitin ko lang ball pen. Dati pangarap ko lang to. So nag-start ako mag-vlog ilang taon na ba nakakalipas? 20 bago ang pandemic 2021. Parang 5 years na ako nagba-vlog. Hindi ko alam, basta alamin natin. Ayan. Oh my God, it was just a dream before. You know, nung nakita ko to sa labas ng pinto, sobrang stress ko. Like, yung reaction ko, nakapost talaga ako. Like, tapos nawala yung stress ko for a while. And then napangiti ako. Sabi ko, ay, maybe it's a sign na bumalik ako ng vlogging. Kasi naalala ko lahat ng sakripisyo at pinagdaanan ko bago ko na-achieve yung 100,000 subscribers. Tapos bigla akong titigil dahil nag-US lang ako. So, as much as possible, gagawin ko ng paraan, isisingit ko ang vlog. Gusto ko pa rin makapagpasaya sa inyo. Ayan na! Hello! Parang orasan lang to, ha? Na-prank ako ni YouTube, ha? Pera! Oh, bayo! Ayan. Oh my God! Akala ko may box ka. Oh, and then my letter from YouTube. Oh. Wow! Hindi ko alisin niyo. Okay, basahin natin. YouTube. You remember your first subscriber? Your 100th? 100? Anong basa doon? 100th? Or your 1,000 subscriber? Chances are you do. And we know that you'll definitely remember your 100,000 subscriber. Oh, your friends may have found you while searching YouTube, learn about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, your audience stayed and their numbers increased because of you and the community you've built. We're proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations! We know that you have many more stories to share with your community, and we know your fans can wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see what you'll do next, and we're here to support you along the way. And who knows, when you reach your million subscriber, we may just write to ask you, do you remember your 100,000 subscriber? Your sincerely, Neil Mohan, YouTube CEO. Congratulations. Oh my God, thank you so much, YouTube. Sabi nila, ang pinaka ano kasi, di ba, ang dami nang naglalabas ang platform like TikTok, Bigo, Kumu, iba-ibang mga platform. Pero I think YouTube pa rin yung isa sa pinaka the best platform, na ang dami kasi na ano, platform na kapag nag-try sa YouTube, it didn't work for them. YouTube kasi feeling ko kailangan ng ano to eh, medyo mahirap siyang i-achieve kasi kailangan ng ano, creativity talaga, kailangan ng passion, ng time. So malaki siya, malawak, and natutuwa ako na sobrang na-achieve ko yung 100,000. Again, sa lahat ng tao, pamilya ko, kaibigan, supporters, mga kainan, sa lahat sa inyo na sumabaybay, nanood, maraming salamat sa inyo. Atin to. Uy, ang saya. So ayun, pwede naman palang buksan. Tadaan! Eh, picture. Ayan, so dati pangarap ko lang ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, nagbabalik na tayo. Abangan nyo ang mga videos na gagawin ko. Sana supportahan nyo ako. This inspires me na magbalik sa vlogging, and
minsan may mga pagkakataon na kailangan lang natin ng break. And ayun, I'm just so happy to be back. At sana share nyo, mag-comment kayo, na-miss ko kayo. Magsa-shoutout tayo ng mga kainan sa susunod na video. Make sure comment below and follow nyo ako sa lahat ng social media platform, okay? Once again, this is George McLean. And thank you for watching.